Nakharap si na Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at ang idinidiin niya sa Amanoy kalakalan ng droga sa Bilibid na si Senadora Laila De Lima. Nangyari yan kanina sa pagdinig sa budget ng Department of Justice at yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa budget hearing ng Department of Justice sa Senado kanina, nag-face off sina Senador Laila De Lima at Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. I have psyched myself today and to forget momentarily about the pain that I'm experiencing right now, seeing my former institution being used as a weapon in the continued vilification against me. But as I said, I'm going to be very civil today, very professional. I would like also to assure the good senator, former Secretary of Justice, that will not be using the office of the DOJ to persecute anybody. We will just be applying the law. That is your opinion, Secretary. Tanong naman ni De Lima kay Public Attorney's Office Chief Presida Acosta, bakit nag-aabogado para sa drug lord ng Bilibid ang PAW, gayong dapat abogado sila ng mahihirap. Yang mga witnesses na yan, na represented by your PAW lawyers, nagqualify po ba sila dun sa indigency test? Preso po yung dalawa na yun eh, kaya wala pong trabaho yun. But I thought these are the drug lords or these are the drug convicts. I think they are no longer operating, Your Honor. So they are already, that's why they are now qualified. They have no money now, Your Honor. Sa pagtatanong din ni De Lima, inamin ni Aguirre na hindi nakakapagpulong kahit isang beses ang DOJ Committee on Extrajudicial Killing dahil hindi pa kumpleto ang naitatalagang opisyal para rito. Matapos ang pagdinig, kinamayan ni De Lima ang ilang opisyal ng DOJ pero hindi si Aguirre. Sinabi naman ni Aguirre sa media na hawak nila ngayon ang isang dating security ni De Lima na taga-deposito at taga-withdraw umano nito ng pera sa bangko. Yun nga lang, hindi umano masabi ng witness ang lahat ng detalye tungkol sa Amanoy account ni De Lima. Ayon kay Aguirre, kailangan pa nilang palakasin ang kaso laban kay De Lima bago isampa sa korte. Mga 300,000 lang. Pero kanino siya nakapangalan? Kanino ba ako i-deposit? Pag nagdi-deposit, naka-sobre. Pag ang withdraw, naka-sobre. Binibigay na lang ng bangko yung withdrawal na 300,000. Kung ikaw man ang nasa katayuan ni Senator De Lima, hindi mo naman ilalagay sa pangalan mo yun eh. Sabi ni Aguirre sa pagdinig sa Lunes, haharap na ang high-profile inmate na si JB Sebastian na sinabi ni De Lima na minsan nang naging government asset. Sabi ng ilang testigong inmate, nakita nila noong ilang beses pumapasok sa kubol ni Sebastian si De Lima noong Justice Secretary pa ito. Pero ayon kay De Lima, na once or twice, yes, napapadaan po tayo doon sa sinasabing kubol ni Sebastian. Pero hindi po ako tumatagal doon at hindi po ako solo na nandun na ako lang. Kasama ko siya o ibang Bilibid officials. May buwelta naman si De Lima sa inmate na si Engelberto Durano na nagsabing binigyan niya noon si De Lima ng 1.5 million pesos na nakasilid sa naka-gift wrap na kahon ng sapatos. Di raw kilala ni De Lima si Durano at tinanggi ang naturang insidente. Na yung Durano pa lang yan, I think is no longer in the active service pero pulis siya. Napaka-corrupt daw pong na pulis yan. Taga Danao daw po yan, Danao City. And relative daw po yan ng Pangulong Duterte. I'm having it verified. Sabi ni De Lima, hindi rin niya kilala si Jed De Vera na sa pagdinig sa kamera ay ipinakilala umano ni Sebastian na pamangkin niya. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.